Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea ng mangarap si Juan tungkol sa kanya. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinila. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay inilina ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatutuo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang pahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Taga-Israel, mayang sa bigit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukumas. Ang lakas ng buon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaha sa ating kaaway. Ating sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako, upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Nagtatayo ng tirahang bahay sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Binuhay kayo muli kasama ni Kristo.
Kaya't ang pagsumikita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroon na ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. At pag sinayang, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Awit tungkol sa mabuting balita. Purihin si Jesucristo, hain para sa tao, nagligtas ng kordero nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa ang nagpundalian at nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang inyong mga nakita? Puntod ni Kristo na buhay. Liwanag niya'y kaningningan, anghel na malinaw, kumot at kasuotan. Buhay si Kristong pag-asa, pupunta siya sa Galilee. Kami sumasampalatayang buhay kang talaga. Hari ng ligaya, magbasbas ka. Sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo. Ngunit si Pedro ilangunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niya nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niya dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklo sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangan muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Hallelujah! The Lord is risen. Happy na si Esther. Sabi nga nila, Happy Easter po sa inyong lahat.
Itong araw na ito, tayo ay nagbubuhi, nagagala, ipinahahayag ng simbahan ang buong katotohanan ng ating Panginoong Jesus ay muling nabuhay. Hindi lamang isang araw ang pagdiriwang. 7 weeks itong linggo nating ipagdiriwang ito. Dahil ang kagalakan ng muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi mo maikocontain, no, sa isang araw lamang na pagdiriwang. Meron po nga isang manunula, Gilbert Keith Chesterton. Napakalaking tao nito, 400 pounds. No, at siya'y napakagaling sumulat, mga bantog ang mga kanyang mga sinulat na short stories, novels, pakatula. At minsan, daraan siya ng isang pintuan, hirap na hirap siya. Sabi ng kaibigan niya, "Why don't you enter sideways?" At ang sabi niya doon sa kanyang kaibigan, "Wala akong sideways." Kahit tumangilid siya, ganun pa rin siya kalaki. Pag nakita niyo po noon si Gilbert Keith Chesterton, lagi siyang mayroong kasuot ang oversized na coat, no? Malaking coat dahil punong-puno yun ang kanyang mga props. Pag mayroong lumapit sa kanya at ang sasabihin sa kanya, "Gusto ko nang mamatay. Wala na akong kapag-asa pang mabuhay." Gagawin niya, ilalabas niya yung kanyang pistol, ilalagay doon sa lamesa, nakatutok doon sa taong nagsabi sa kanya at ang sabi, "Tutulungan kita." Pag nasak yung taong sinabihan niya yun at pagsasabi yung taong, "Perhaps there is something I still have to live for." And that is the message of Easter. There's still something that we have to live for. May pag-asa tayo lahat. Dahil ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbigay ng pag-asa sa ating lahat that there is something, or rather, someone to live for. Hindi yung mga mahal natin sa buhay, kung hindi ang Panginoong Jesus. Ano ba yung dapat pa natin isa buhay? Sa kapila ng lahat ng mga pagtitiis, pagdurusa natin, mayroon tayong pag-asa dahil mayroon tayong hinaharap na muling pagkabuhay. At dahil pinakita sa atin ito ng ating Panginoong Jesus. Nakita natin ng Biyernes Santo kung paano pinaratangan si Jesus. Kinondena, no, sa mga krimen na hindi niya ginawa. Pinagpakasakit, pinahirapan, tinudya, pinatay, nilibing. Pero ngayon, sinasabi sa atin, the story does not end there. It is not the events that lead to the end of the story, but the most important part of it all is the end of the story. He who laughs last, laughs the loudest. At ngayon, nagtagumpay ang ating Panginoon sa kamatayan. Yung kanyang mga nagtutiya sa kanya, pinaratangan siya, ay ngayon ay napahiya. Because truth prevailed over pros or falsity. Nagtagumpay ang katotohanan sa kasinungalingan. Nagtagumpay ang katarungan sa walang katarungan. Nagtagumpay ang tama sa mali. At yun ang dapat natin isipin. Hold on to the truth even if nobody anymore believes in the truth. Hold on to justice though nobody is just anymore. Hold on to what is right even people are doing what is wrong. Tagumpay ng katotohanan, tagumpay ng katarungan, tagumpay ng kalubihan at tama. Ito ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Hindi natin yung busan mauunawaan sa isang araw lamang na ito kung ano ang kadakilaan na ginawa ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. But in the next 7 weeks, it will unfold to us yung kadakilaan, dahan-dahan, unti-unti natin matutunghayan at mababatid at mauunawaan ang tunay na kahulugan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Muli, maligayang pagkabuhay ni Jesus Cristo. Aleluya, aleluya.
Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ng Kristo, tayo'y nabibing kasama niya na huwag tayo'y binyagan upang kasama rin na tayo'y makabahon at makapagbagong buhay. Nagalang na natin ang 40 ng paghahanda, kaya sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibigyan. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ng matapat ang paglilingkod ng paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng Kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makakapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukalan ng Diyos upang kayo'y makapabuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng Kanyang angkan, pakisagot ninyo itong tatlong katanungan. Para kayo makapabuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Oo, itinatakwil namin. Para kayo huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Oo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Oo, itinatakwil namin. Ngayon naman, ating harapin ang ating pananampalatay. Kung kayo'y makakapangakong magsisikap mabuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutulungan ninyo siya sa kanyang kabugihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pagkalahatan kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Oo, sumasampalataya. Kung kayo'y makakapangakong magsisikap mabuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Jesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang tatwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa iisang anak ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muli na buhay at naluluklok sa kanan ng Ama. Kayo ba ay sumasampalataya? Oo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makakapangakong susunod sa pagnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob ninyong buhay at pagmamahal upang maging mga may pagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Jesus, pakisagot ninyo ang katanungan ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Oo, sumasampalataya. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad ng ating kasalanan kung tayo ay muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Oh,
ng mensahe ng Pasko ng Pagkabuhay. Nadarama natin ang lahat ng hangaring magpanibagong buhay na may karapatan, kalinisan, pagtatalaga at pag-ibig. Hingin natin sa Panginoon na ang lahat ng ito'y magkaroon ng katuparan habang ibinadalangin natin, Panginoon, linggil mo kami. Panginoon, linggil mo kami. Upang ang sambayanan ng mga mananampalataya ay magbigay saksi sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang patuloy na pagbabagong loob, manalangin tayo. Panginoon, linggil mo kami. Upang ang Santo Papa, ating Obispo at lahat nating pinunong espiritual ay magtamo ng kasiyahan at kapayapaang buhat sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, linggil mo kami. Upang ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan ay makatapos sa muling pagkabuhay ng lakas upang mamuhay ng kapal sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, linggil mo kami. Upang mga nasisiraan ng loob sa di masupil na karanasan, paliniil at paghihirap, ay makatapos sa muling pagkabuhay ng kinakailangang lakas ng loob upang magpatuloy sa pagkadagdag ng isang matinong lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, linggil mo kami. Upang tayong lahat ay makatanggap ng pagpapala ng muling pagkabuhay, isang malalim pagpanibago sa ating pagpapahalagang moral, pandipunan, pangkabuhayan at politikal ng mga institusyon. Manalangin tayo. Panginoon, linggil mo kami. Ipanalangin natin ang ating mga pansarili. Manalangin tayo. Panginoon, linggil mo kami. Panginoon Diyos, ang kalindigan nawa ng aming pagkabuhay ni Kristo ang tumanggal lagi sa aming mga buhay at ang aming mga kaisipan, salita at gawain nawa ang mga patutuo sa bagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Hallelujah to the Lord. Hallelujah to the Lord.
ay karunda ng Diyos ang mga makapangyarihan. Ama namin lumikha, masaya namin ipagdiriwang ang Pasko na pagkabuhay. Ngayong aming ginagarap ang paghahay ito ng anak mong mahal para sa huling pagsina at pakikinabang ng iyong sabayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diyon. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat po siya ay kasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas at maamang tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghari ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng salibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming na kami. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagubunin ng iyong talakihan. Niyang pinagtiisang kusang loob na maging handol. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya yun. Pinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kami. Ito ang aking katawan na ihahandol para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa atin. Ang misteryo ng pananampalataya. Oh,
ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong ninarawan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalin natin mo ang iyong simbahang ilaganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming obispo at ng tanang kabayan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga kumalang. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalang Birheng Maria na ina ng Diyos ng kapiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kaluhod-luhod sa iyo. May pagdiwang gawa namin ang pagpuhuli sa ikararaan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa Kristo.
ng Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisang ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, Panginoon, ay laging sumainyo. At sumainyo. Ibahagi natin sa ating kapwa ang kapayapaan ni Kristo.
sa amin ang pagtutulungan, sa kasaganaan ang pagbibigayan, sa karalikaan pagkuroon sana ng maayos na pamumuhay. Kung maminibago ang pagkakasarili, itulong niya sa amin ang kababa ang loob. Sa kabala ng patarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, pagkuroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawala ng pag-asa, ay hatid po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kami kumalina sa halip na kalingain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami magmahal ng karangyaan at tuloyin niyo kami ng inyong pag-ibig at kawalatian. Panitulutan niyo kami maging katulad ninyo, sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reina ng Kapayapaan, ipadalangin mo kami. Masitay po kami. Malalangin tayo. Ang maraming mapagmahal, lingapin mo lagi kami sa bayanan mo upang sa ipinagdiriwang naming Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo sa pamamagitan niya. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sandali po namin hindi ang pinapansin. Easter eggs will be given to the children who attended the group this Mass. So right after the Mass, the children will form two lines at the middle aisle for distribution. Maraming pong salamat at sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Magsiyo po kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Kanyang Anak, pinagaling tayo ng Diyos. Matupad nawa ang Kanyang mga pangako at pagkalooban kayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Itinamis ninyo ang mga pagdurusa ni Kristo. Ipinagdiriwang ninyo ngayon ang Kanyang muling pagkabuhay. Dumulog nawa kayo ng buong dala sa kapistahan walang hanggan. Amen. Kaawaan nawa kayo ni Kristo muling na buhay ngayong Pasko ng pagkabuhay at iligtas kayo sa lahat ng masama. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyayang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo ng taglay ng pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.